Ipapakita ko sa inyo kung ano na itutulong nitong kapasitor na to sa kuryente ng ano natin, motor natin. Ito na yung napili ko na capacity niya, specification, 10,000 microfarad, 16 volts. Pwede rin man yung mataas dito, mga 25 to 35 volts. Pero kung mas mataas doon, pwede rin naman yung mga 50 volts. Kaso ang inaalala ko doon kasi, kung may mga electronics ka na nakakabit doon sa motor mo, eh mag-over voltage naman. Kasi minsan ang capacitor humahatak talaga ng current yan, ng kuryente. So, eto. Hindi pa dumarating yung in-order natin na battery para dito. Ito yung dito nakalagay yung battery. Dito yung negative, dito yung positive. So, ang gagawin natin dyan, ito, capacitor. Ito muna yung pinaka-battery assist niya. Pwedeng i-fix ko na rin to pag meron na yung battery pag dumating na. Kasi medyo mahirap hanapan ng sukat itong motor na to. So, papakita ko muna sa inyo yung comparison ng walang kapasitor at saka meron ito. So dito muna siya, ilapag muna natin, starting natin. So mapapansin nyo, medyo yung headlight niya hindi stable. So, kailangan i-accelerate ko para gumanda yung ano, sinag. So, yan. Subukan natin yung busina. Single lights. Ngayon, subukan natin ikabit yung kapasitor. Yan, pag kinabit natin yung kapasitor, pansinin niyo yung ilaw. Yan na. Ayan, di ba? Mas maliwanag na siya. Pag wala. Yan. Tapos yung busina. Busina muna natin ang wala ulit. Yan. With capacitor. So yun, yun yung naitutulong nito. Minsan na ano, ang isang maganda rin gawin dito, kung makakahanap tayo ng at least 10 farad, eh mas maganda para siya na mag-i-start mismo ng motor. Medyo may kamahalan lang yon. Ito kasi mura lang to eh. Nasa 50 pesos lang tong 10,000 microfarad na to. Tapos tingnan niyo yung tail light nito pag kinakabit ko yung capacitor. Ayun, with capacitor. Ayun. Alisin ko yung capacitor. Ganyan siya pag walang kapasitor. Lagay ko ulit. Ayan. Okay. So, yun lang. Pag yung ano nyo, yung mga ayaw bumili ng battery dyan, pwedeng ito na lang ilagay nyo. Parang battery assist. Kasi ito, reason behind na hindi stable yung current ng mga ganito ng motor. May rectifier siya. May rectifier lang pero hindi nila nilalagyan ng capacitor. Parang anong nangyayari tuloy? Meron lang siyang polarity pero walang filter. Yun nga lang, ang labas nun,
kung walang kapasitor, parang AC yung supply niya. Sabagay, AC talaga to. Dahil lang doon sa rectifier diode, nagkakaroon siya ng polarity. Kaso walang power. So yun yung tulong nitong kapasitor na to. Na rin kasi nung ano, nung stator niya, eh, pang charge ng battery. So yun lang guys, yung mga ayaw bumili ng battery, pwede na to. Pero siyempre, mas maganda, may battery pa rin. Lalo na pag yung may starter ang motor nyo. Sa mga walang starter, pwede na to. Okay, thanks for watching.